Hello, what's up mga Kahero TV and welcome back to my channel. For today's video, we have the LTO Exam Reviewer 2024 Professional 100 Items. Kailangan natin mag-review para sigurado pasado ka. At kung bago ka lang naman sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe mo na rin yung aking channel para updated ka sa aking mga tutorial videos. And please watch this. Legal ba na magkaroon ng bukas na tambucho ang mga motorsiklo o tricycle? A. Oo, sa mga lugar na nangangailangan ng palusong at paahon na pagmamaneho. B. Oo, kung ang sasakyan ay nakaranas ng mababang lakas. C. Hindi. Hindi ito maaaring maging legal. Tamang sagot, letter C. Hindi. Hindi ito maaaring maging legal. Sino ang mga gumagamit ng daan? A. Mga motorista at tao naglalakad, siklista at mga pasahero. B. Mga motorista, sasakyan, siklista. C. Mga sasakyan gumagalaw at hindi gumagalaw. Tamang sagot, letter A. Mga motorista at tao naglalakad, siklista at mga pasahero. Kung sa tingin mo, ang sasakyan na iyong inaabutan ay hindi nagbibigay sa iyo ng tamang paraan, dapat A. Huwag lampasan. B. Gamitin ang busina. C. Magmaneho ng mabilis. Tamang sagot, letter B. Gamitin ang busina. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Bawal bumusina. B. Bawal gumamit ng dihangin na busina. C. Bawal pumasok ang mga sasakyang walang busina. Tamang sagot, letter A. Bawal bumusina. Kailan ka maaaring huminto sa yellow box? A. Kung ang daloy ng trapiko ay umabot sa yellow box. B. Kung magsasakay o magbababa ng mga pasahero. C. Hindi kailanman pinapayagan ang paghinto sa yellow box. Tamang sagot, letter C. Hindi kailanman pinapayagan ang paghinto sa yellow box. Ang isang driver na natutulog ng maaga para sa trabaho sa susunod na araw ay isang simbolo ng A. Isang matulungin na driver. B. Isang magalang na driver. C. Isang professional na driver. Tamang sagot, letter C, isang professional na driver. Para sa mga motorsiklo, kapag paparating sa palusong, ang driver ay dapat na A. Lumipat sa neutral. B. Lumipat sa mas mataas na gear. C. Lumipat sa mas mababa na gear. Tamang sagot, letter C, lumipat sa mas mababa na gear. Ano ang isa sa mga kinakailangan sa paggamit ng standard protective helmet? A. Kinakailangan na nakalagay ang sticker, ang bansang pinagmulan at tatak o brand ng helmet. B. Ang ICC o PS sticker ay kinakailangan nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. C. Kinakailangan masakop ng helmet ang buong mukha o ulo para sa kaligtasan. Tamang sagot, letter B. Ang ICC o PS sticker ay kinakailangan na nakikita at nakalagay sa likod ng helmet. Nasa rotonda ka na at malapit ng lumabas. Kailan ka dapat magsenyas? A. Magdaan-daan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago ka lumabas. B. Magsenyas pa kanan habang papasok at magsenyas pa kaliwa para lumabas sa rotonda. C. Magsenyas pa kaliwa habang papasok at panatilihin ang senyas hanggang makalabas. Tamang sagot, letter A. Magdaan-daan sa ligtas na takbo at magsenyas pa kanan bago ka lumabas. Ang paghatid ng pagkain gaya ng pizza, burger at iba pa gamit ang motorsiklo ay isang trabaho na kinakailangan ng bilis. Gayunpaman, ang driver ay upang makahabol lamang sa oras, A. Maaaring gumamit sa bangketa o gutter ng kalsada. B. Hindi maaaring dumaan sa bangketa. C. Maaaring laktawan ang daan na pang motorsiklo. Tamang sagot, letter B. Hindi maaaring dumaan sa bangketa. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Maaari ka magparada sa araw na ipinakita. B. Walang paradahan kahit kailan. C. Walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. Tamang sagot, letter C. Walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. Nasa likod ka ng isang malaking sasakyan. Paano mo mapagbuti ang iyong pananaw sa unahan? A. Lumipat sa kanan. B. Manatili sa malayong likuran. C. Mag-overtake sa lalong madaling panahon. Tamang sagot, letter B. Manatili sa malayong likuran. Paano ka dapat hudyatan ng isang crossing patrol ng paaralan upang huminto? A. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang pulang ilaw. B. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng isang senyas na braso.
C. Sa pamamagitan ng papapakita ng isang stop sign. Tamang sagot, letter C. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang stop sign. Ang top box sa likod ng upuan ay dapat aprobado ng DTI. Nakakabit ng gusto na may kapasidad na hindi lalagpas sa A. Isang full face helmet. B. Dalawang full face helmet. C. Tatlong full face helmet. Tamang sagot, letter B. Dalawang full face helmet. Ano ang tamang senyas kung liliko pa kanan? A. B. C. Tamang sagot, letter C. Ang espesyal na pamasahe o mas mataas ay maaaring singilin sa mga pasahero na naglalakbay sa ating gabi. A. Oo. B. Hindi. C. Oo. Sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Tamang sagot, letter C. Oo. Sa ilalim ng mga espesyal na kondisyon. Ano ang ibig sabihin ng solid yellow line sa kalsada? A. Maaari kang mag-overtake. B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. C. Pinahihintulutan ng pag-U-turn. Tamang sagot, letter B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. Ano ang dapat mong patayin bago ka magmaneho? A. Choke. B. Senyas pagliko. C. Headlight. Tamang sagot, letter A. Choke. Aling larawan na nagpapakita ng ipinagbabawal na parada? A. 6 meters from the fire hydrant. B. 4 meters from the fire hydrant. C. 0 meters from the fire hydrant. Tamang sagot, letter C. 0 meters from the fire hydrant. Alin sa mga sumusunod ang pinapayagan na gawin ng mga tricycle sa loob at labas ng trapiko? A. Maglagay ng audio at video gadget. C. Maglagay ng mga aksesorya upang makatawag pansin sa mga pasahero. C. Limitahan ang paglalagay ng mga ilaw, tunog at iba pang mga aksesorya. Tamang sagot, letter A. Maglagay ng audio at video gadget. Aling larawan na nagpapakita ng ipinagbabawal na pag-overtake? A. B. C. Tamang sagot, letter B. Ang mga driver ng tricycle ay kinakailangan magsuot ng A. Sapatos at pantalon habang nagmamaneho. B. Jacket at salamin sa mata. C. Damit na may mahabang manggas at shorts. Tamang sagot, letter A. Sapatos at pantalon habang nagmamaneho. Alin sa mga sumusunod ang dapat nasa mabuting kondisyon kapag nagmamaneho? A. Velocimetro. B. Chain train. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Ilang luxury light kagaya ng LED ang maaaring ikabit sa motorsiklo? A. 4. B. 3. C. 2. Tamang sagot, letter C. 2. Aling larawan na nagpapakita ng obstruction sa paglabag? A. B. C. Tamang sagot, letter C. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag naging pula. C. Huminto kung kinakailangan. Tamang sagot, letter A. Humanda sa paghinto. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik na paakyat na direksyon ng kalsada. B. Matarik ang kalsada. C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Tamang sagot, letter C. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada. Ano ang dapat kulay ng taillight ng motorsiklo? A. Asul. B. Pula. C. Dilaw. Tamang sagot, letter B. Pula. Aling diagram ang tama? A. B. C. Tamang sagot, letter B. Ano ang mga palatandaan na nagbibigay kaalaman at payo sa mga gumagamit ng kalsada tungkol sa direksyon, distansya, ruta, lokasyon ng mga serbisyo para sa gumagamit ng kalsada at mga lugar na ninanais puntahan? A. Mga senyas na nagbibigay kaalaman. B. Mga babala. C. Mga palatandaan ng regulasyon. Tamang sagot, letter A. Mga senyas na nagbibigay kaalaman. Ano ang dapat suriin ng driver ng motorsiklo? A. Saddle box, top box, oil ng makina, transmission fluid, pedal ng prebolno, speedometer. B. Reserbang gulong, brake pads at shoes at silinyador. C. Ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Tamang sagot, letter C. Ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Ano ang tamang senyas kung liliko pa kaliwa? A. B.
C. Tamang sagot, letter B. Ang pag-crabbing ng tricycle ay mapapansin kapag A. ang manibela ay humihila pa kaliwa o pa kanan. B. mahirap magpreno. C. mahirap magpreno paahon. Tamang sagot, letter A. Ang manibela ay humihila pa kaliwa o pa kanan. Ano pang dokumento ang kailangan mong idikit sa iyong tricycle malibin sa Motorized Tricycle Operator's Permit o MTOP? A. Identification card at parametrics. B. Identification card. C. Parametrics. Tamang sagot, letter A. Identification card and parametrics. Aling diagram ang tama? A. B. C. Tamang sagot, letter B. Saang bahagi ng kalsada dapat magmaneho kung sinusundan na taxi? A. Kaliwa. B. Kanan. C. Gitna. Tamang sagot, letter C. Gitna. Ang saddle bag sa motorsiklo ay hindi dapat A. mas mababa sa upuan ng driver. B. mas mataas sa tangke ng gasolina. C. mas mataas sa upuan ng driver. Tamang sagot, letter C. mas mataas sa upuan ng driver. Ano ang pinapayagan na antas or porsyento ng alkohol para sa mga may hawak na lisensya ng professional driver para sa maliit na sasakyan? A. 0%. B. 0.25%. C. 50%. Tamang sagot, letter A. 0%. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Matarik ang kalsada. B. Sirang kalsada. C. Ilog. Tamang sagot, letter C. Ilog. Ano ang dapat mong gawin kung nais mo mag-overtake sa sasakyan sa iyong harapan ngunit hindi ka sigurado kung ligtas ito? A. Huwag mag-overtake kung nag-aalinlangan. B. Sundin ang isa pang sasakyan na nag-overtake. C. Bilisan ang iyong takbo pero magpailaw ng iyong headlight sa mga paparating na sasakyan. Tamang sagot, letter A. Huwag mag-overtake kung nag-aalinlangan. Ano ang dapat na maximum na timbang ng iyong motorsiklo? A. 2 beses ng bigat ng aking katawan. B. 3 beses na bigat ng aking katawan. C. 4 beses na bigat ng aking katawan. Tamang sagot, letter B. 3 beses na bigat ng aking katawan. Ang mga driver ng tricycle ay kinakailangan magsuot ng A. sapatos at pantalon habang nagmamaneho. B. jacket at salamin sa mata. C. damit na may mahabang manggas at shorts. Tamang sagot, letter A. Sapatos at pantalon habang nagmamaneho. Alin sa mga sumusunod ang nangangahulugan bawal pumasok ang mga sasakyang demotor? A. B. C. Tamang sagot, letter B. Ang tamang pagsuri sa dami ng langis ay kung kailan A. nakatayo ang motor. B. Ang motorsiklo ay nakatayo sa gilid ng lalagyan ng langis. C. Ang motorsiklo ay nakatayo sa tabi ng lalagyan ng langis. Tamang sagot, letter A. Nakatayo ang motor. Ang isang lubos na katwiran kung saan ang isang bata ay maaring sumakay ng motorsiklo bilang isang pasahero ay A. kung ang paa ng bata ay komportabling nakaapak sa footleg ng motorsiklo. B. kung ang batang nakasakay ay nagmamadaling makarating sa paaralan. C. Kung ang batang nakasakay ay may pahintulot ng magulang. Tamang sagot, letter A. Kung ang paa ng bata ay komportabling nakaapak sa footleg ng motorsiklo. Pinapayuhan ng mga driver ng motorsiklo na buksan ang kanilang headlight. A. Sa araw o sa gabi. B. Sa gabi. C. Kapag malakas ang ulan. Tamang sagot, letter A. Sa araw o gabi. Aling larawan ang nagpapakita ng ipinagbabawal na pag-overtake? A. B. C. Tamang sagot, letter B. Pinapayagan ng isang bata na sumakay ng motorsiklo sa mga pampublikong kalsada na may marami at mabilis na sasakyan kung saan ang limitasyon ng bilis ay higit sa 60 km/h kung A. ang braso ng bata ay kayang abutin at hawakan ang baywang ng driver. B. ang batang pasahero ay kayang abutin ang balikat ng driver. C. ang bata ay kayang abutin ang tuhod ng driver. Tamang sagot, letter A. Ang braso ng bata ay kayang abutin at hawakan ang baywang ng driver. Ito ay isa sa mga kailangan sa pagkabit ng paglamp ng motorsiklo. A. Kailangang ikabit kasama ng switch ng headlamp. B. Hiwalay na switch sa headlamp. C. Kailangang ikabit kasama ng tail lamp. Tamang sagot, letter B. Hiwalay na switch sa headlamp.
Ano ang ibig sabihin ng kumukurap-kurap na pulang ilaw trapiko? A. Ipagpatuloy ang pagmamaneho, sira ang ilaw trapiko. B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. C. Maingat na magpatuloy. Tamang sagot, letter B. Huminto at magpatuloy lamang kung ligtas. Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang biglaang panginginig ng boses o walang pigil na pag-idle? A. Lumipat sa mababang gear ng mabilis. B. Bawasan ng bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. C. Lumipat sa mababang gear kapag bumababa. Tamang sagot, letter B. Bawasan ng bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Habang nagmamaneho ng pataas, ano ang kailangan mong gawin kung sira ang iyong clutch cable at hiwa sa dalawa? A. Mag-ingat na iparada ang tricycle pagkatapos tumawag at maghintay para sa isang kwalipikadong mekaniko. B. Paandarin ang makina at magmaneho pababa. C. Paandarin ang makina sa neutral pagkatapos ay mabilis na lumipat sa first gear at magmaneho pataas. Tamang sagot, letter B. Paandarin ang makina at magmaneho pababa. May kotse sa unahan mo at gusto mong mag-overtake pero hindi ka sigurado kung ligtas ito. Dapat kang A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. B. Sa iba pang nag-overtake na sasakyan. C. Mabilis subalit pailawin ang ilaw sa paparating na trapiko. Tamang sagot, letter A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. Ano ang dapat mong gawin kung ang dalawang pasahero ay nais bumalik sa iyo? A. Magpatuloy ngunit magmaneho ng mabuti. B. Huwag hayaang umangkas ang dalawang pasahero sa iyo. C. Huwag maglakad sa mga abalang kalye. Tamang sagot, letter B. Huwag hayaang umangkas sa ang dalawang pasahero sa iyo. Ano ang ibig sabihin ng solid line sa kalsada? A. Maaari kang mag-overtake. B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. C. Pinahihintulutan ng pag-U-turn. Tamang sagot, letter B. Ipinagbabawal ang pagpalit ng lane. Ang isang driver ay maaaring ma-exempt mula sa suot na helmet. A. Sa kondisyon na ang driver ay nagnanais gamitin ang motorsiklo sa isang maiksing drive lamang. B. Sa kondisyon na ang mahabang biyahe ay hindi sa alabalang kalsada. C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsusot ng helmet. Tamang sagot, letter C. Maikli at mahabang biyahe ay hindi kailanman isang eksepsyon sa hindi pagsusot ng helmet. Ano ang dapat na haba ng saddlebag ng motorsiklo? A. Hindi ito dapat lumampas sa upuan ng pasahero ng motorsiklo. B. Hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. C. Hindi ito dapat lumampas sa likurang gulong ng motorsiklo. Tamang sagot, letter B. Hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. Ang dalawa o higit pang mga motorsiklo na kasama magbiyahe ay dapat magmaneho A. sa sariling landas. B. sa isang linya. C. sa isang staggered formation. Tamang sagot, letter C. sa isang staggered formation. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Tamang sagot, letter C. Gilid ng kalsada. Ang mga sumusunod ay katangian ng isang driver na makakatulong na maiwasan ang road rage maliban sa A. Pagiging mahinaon sa daan. B. Pag-iwas sa pagbubuwelta sa kalsada. C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Tamang sagot, letter C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Habang nagmamaneho sa gitnang lane, pinara ka ng traffic enforcer at magpapaliwanag sa iyong bayolasyon. Ano ang susunod mong gagawin? A. Ibigay ang iyong lisensya sa pagmamaneho at maghintay. B. Ipaliwanag ang iyong panig sa traffic enforcer at magpakipag-ayos. C. Sabihin sa enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Tamang sagot, letter C. Sabihan ng enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Paano mo dapat iposisyon ang iyong paa habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. B. Bahagyang nakapatong sa apakan ng paa. C. Marahang nakaapak sa preno at kambyo. Tamang sagot, letter A. Nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. Anong kasuotan ang pinapayong gamitin kung sasakay na sa motorsiklo upang maiwasan ang banggaan, lalo na kung gabi? A. Protective clothing. B. Coverall. C. Matingkad na kasuotan. Tamang sagot, letter C. Matingkad na kasuotan. Maaari mo bang gamitin ang iyong telepono habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Oo, para tawagan ng mga pasahero. B. Hindi, ito ay pinagbabawal ng batas.
C. Depende sa kalye. Ang paggamit nito ay sa pangunahing daan ay illegal. Tamang sagot, letter B. Hindi. Ito ay pinagbabawal ng batas. Ano ang hindi iminumungkahing gawin kung ikaw ay mag-u-turn? A. Pagtingin sa likuran bago lumiko. B. Pananatili sa kaliwang bahagi ng pinakaloob na lane. C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Tamang sagot, letter C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Saan ka dapat huminto bago pumasok ng rotonda? A. Sa linya ng paghintay o holding lane. B. Sa panlabas na lane o rotonda. C. Sa larawan ng mga tao. Tamang sagot, letter A. Sa linya ng paghintay o holding lane. Kumpletuhin ang pahayag. Walang sasakyang demotor ang dapat magmaneho sa paraang maging dahilan upang maglabas o magdulot ng anumang hindi ka nais-nais na amoy, usok o A. Tunog. B. Kulay. C. Ingay. Tamang sagot, letter C. Ingay. Alin sa mga sumusunod na nakalarawan? A. Bawal dumaan ng tren. B. Daang tren. C. Babala sa sangang daan. Tamang sagot, letter B. Daang tren. Ano ang dapat kulay ng headlamp o headlight ng motorsiklo? A. Pula o dilaw. B. Dilaw o asul. C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Tamang sagot, letter C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Maliban sa brake rotors, brake pipes, ano pa ang isa sa mahalagang parte ng brake system? A. Brake lining. B. Brake shoe. C. Brake caliper. Tamang sagot, letter C. Brake caliper. Ano ang dapat mong gawin kung may dalawang pasahero na nais sumakay sa iyong motorsiklo? A. Hayaan ngunit magmaneho ng mabuti. B. Huwag hayaan ang dalawang pasahero ay sumakay sa iyo. C. Huwag dumaan sa kalye na may maraming tao at sasakyan. Tamang sagot, letter B. Huwag hayaan ang dalawang pasahero na sumakay sa iyo. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Madulas na kalsada. B. Baku-bakong kalsada. C. Matarik ang kalsada. Tamang sagot, letter B. Baku-bakong kalsada. Kasama sa preventive maintenance ang pagsuri ng lahat ng mahalagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ang pag-renew ng LTO sa pagre-rehistro. B. Maging mas pamilyar sa sasakyan. C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Tamang sagot, letter C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Bilang isang driver, alin sa mga sumusunod ang hindi mo dapat gawin? A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. B. Mag-signal kung kinakailangan kapag bumabatak. C. Bigyan ng oras ang mga pasahero at ipakita ang pagsasaalang-alang. Tamang sagot, letter A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. Ayon sa RA 10666, ang pinakamataas na parusa sa pagmamaneho ng motorsiklo na may nakasakay na bata, A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. B. Multa at 3 buwan na pagsuspindi ng lisensya sa pagmamaneho. C. Multa at 6 buwan na pagsuspindi ng lisensya sa pagmamaneho. Tamang sagot, letter A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. Ano ang pangunahing gamit ng bahaging ito ng motorsiklo na pinapaikot ng driver gamit ang kanyang kamay? A. Para magpreno sa likuran. B. Para magpalit ng kambyo. C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Tamang sagot, letter C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Bakit hindi ligtas sumakay sa tabi ng kotse? A. Dahil sa blind spot. B. Ang isa pang driver ay maaaring magpanik. C. Baka madulas ka kapag biglang magpreno ang sasakyan. Tamang sagot, letter C. Baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Masasabing labis sa bilang ang mga nakasakay sa motorsiklo kung ito ay may A. Higit pa sa 3 pasahero. B. Higit pa sa 2 pasahero. C. Higit pa sa 1 pasahero. Tamang sagot, letter C. Higit pa sa 1 pasahero. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na putol-putol na linya sa mga kalsada? A. Maaaring mag-overtake kung ligtas. B. Hindi maaaring mag-overtake. C. Maaaring mag-overtake anumang oras. Tamang sagot, letter A. Maaaring mag-overtake kung ligtas. Ano ang dapat suriin ng mabuti ng sumakay ng motorsiklo? A. Saddlebag. B. Ekstrang gulong. C. Kondisyon ng motorsiklo. Tamang sagot, letter C. Kondisyon ng motorsiklo. Alin sa mga sumusunod ang ipinagbabawal? A. Pagkabit ng takbox na kaya maglaman ng 2 helmet na full face. B. Pagkabit ng takbox na kaya maglaman ng 3 helmet na full face. C. Pagkabit ng takbox na kaya maglaman ng 1 helmet na full face. Tamang sagot,
Letter B, pagkabit ng top box na kaya maglaman ng tatlong helmet na full face. Anong ibig sabihin ng baliktad na tatsulok na may pulang border? A. Huminto ay tumuloy. B. Magdahan-dahan. C. Magbigay ng karapatan sa daan. Tamang sagot, letter C. Magbigay ng karapatan sa daan. Ang pagbubukod para sa isang bata na sumakay bilang pasahero ng isang motorsiklo sa mga pampublikong kalsada na may mabigat na trapiko at mataas na bilang mabilis na mga sasakyan at kung saan ang isang limitasyon ng bilis na higit sa 60 kph. A. Ang pasahero na bata ay maaaring maabot ng balikat ng driver. B. Ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medical attention. C. Ang bata na pasahero ay may pahintulot ng magulang. Tamang sagot, letter B. Ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medical na attention. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? A. Sa dulo ng kalsada. B. Sa paaralan. C. Sa pook tawiran ng paaralan. Tamang sagot, letter C. Sa pook tawiran ng paaralan. Ang chain drive ay dapat na regular na suriin ng A. Paglalagay ng sapat na langis o grasa. B. Paglalagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust na sapat na tensyon. C. Maglagay ng langis at putulin ito kung kinakailangan. Tamang sagot, letter B. Paglagay ng sapat ng langis o grasa at pag-adjust ng sapat na tensyon. Ayon sa RA 10054, ano-ano ang maituturing na standard protective na helmet pang motorsiklo? A. Angkop na helmet na aprobado ng LTO at LTFRB. B. Mga helmet na sumusunod sa itinakdang kwalifikasyon ng DTI. C. Mga helmet na ibinibigay at ibinibenta ng mga otorisadong nagbebenta ng motorsiklo. Tamang sagot, letter B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. Ano ang dapat na sukat ng pinasadyang registered box o carrier ng motorsiklo? A. 2 feet by 2 feet by 2 feet. B. 2.5 feet by 2.5 feet by 2.5 feet. C. 3 feet by 3 feet by 3 feet. Tamang sagot, letter A. 2 feet by 2 feet by 2 feet. Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Spoke belting. B. Pillion riding law. C. Excess passenger. Tamang sagot, letter C. Excess passenger. Tungkulin ang driver na masiguro na A. Upang suriin ang sasakyan para sa anumang item na naiwan sa loob matapos ng mga pasahero ay nakakabalik ng sabay-sabay. B. Upang suriin ang garahe na ang anumang item na naiwan ng mga pasahero. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter A. Upang suriin ang sasakyan para sa anumang mga item na naiwan sa loob matapos na ang mga pasahero ay nakakabalik ng sabay-sabay. Ano ang dapat mong tingnan kung ikaw ay naghahanda sa pagdaan-daan? A. Mga sasakyan sa kaliwa at kanan. B. Neutral na kambyo. C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Tamang sagot, letter C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Alin sa mga sumusunod ang nangangahulugang pagtatapos ng itinakdang bilis? A. B. C. Tamang sagot, letter B. Ang driver ng transport network vehicles kagaya ng Grab, Angkas ay kailangan mayroong A. Student permit. B. Professional driver's license. C. Non-professional driver license. Tamang sagot, letter B. Professional driver's license. Ayon sa RA 4136, ang aplikante ng professional driver's license ay kinakailangan hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang. B. 18 taong gulang. C. 21 taong gulang. Tamang sagot, letter B. 18 taong gulang. Ano ang nilabag ng driver na ito? A. RA number 10666 o Children Safety in Motorcycle Act. B. RA number 10586 Anti-Drunk and Drug Driving Act. C. RA number 10916 Speed Limiter Act. Tamang sagot, letter A. RA number 10666 Children Safety in Motorcycle Act. Ang gasolinang natapon sa kalsada ay magiging papanganib sa A. Mga sasakyan. B. Mga bus. C. Mga motorsiklo. Tamang sagot, letter C. Mga motorsiklo. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na ito? A. Mga motorsiklo lamang. B. Mga motorsiklo lamang walang angkas. C. Bawal ang motorsiklo. Tamang sagot, letter C. Bawal ang mga motorsiklo. Ano ang nilabag ng rider na ito?
A. Hindi tamang paggamit ng linya. B. Disregarding traffic sign. C. Disobeying traffic sign. Tamang sagot, letter B, disregarding traffic sign. Aling diagram ang hindi tama? A. B. C. Ang tamang sagot ay letter A. Ang panukat na ito ay nagpapabatid sa driver ng revolusyon ng makina sa bawat minuto. A. Speedometer. B. Odometer. C. Tachometer. Tamang sagot, letter C, tachometer. Ikaw ba ay obligadong kumuha ng Certificate of Public Compliance mula sa LTFRB bago ka magmaneho ng isang tricycle? A. Oo. B. Hindi. C. Depende sa sakop ng biyahe. Tamang sagot, letter B, hindi. Tandaan, ang mga ito ay mga posibleng tanong at sagot na maaaring lumabas sa iyong actual examination. Kaya naman, isa isip, isa puso ang mga natutunan at isagawa ang mga natutunan dito sa reviewer na ito. At kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe mo yung akin channel para updated ka sa aking mga tutorial videos. Yun lang, and see you on the next video. Bye!